our guest for tonight is someone that that is really expert in this field, no? And also known in the industry in project selling. And to discuss with us about salespreneurship as the key to successful real estate selling, I would like to call my guest for tonight, of course, my friend Billy Dominguez. Hi, Billy. Good evening. How are you? Hi, good evening. Good evening, Mary. It's a pleasure to be here today. Okay, so marami nagtatanong kasi ano yung salespreneurship, parang, di ba, alam nila salesmanship, alam nila entrepreneurship. But what is basically salespreneurship? Why salespreneurship is the key to successful real estate selling, lalo na ngayong pandemic, di ba? Maraming gustong matuto, okay bang mag-real estate selling ngayon? So ito, timing na timing, Doc Mary, no? So ngayong ECQ, anong papel ng salespreneurship para maging successful pa rin yung real estate selling? Just like what we did, no? Last year, kasi marami nagtatanong, bakit merong real estate brokers na mayaman, di ba? Doc Mary, katulad ni Doc Mary. Ang malungkot, bakit tayo merong mga kakilalang real estate brokers na broke na hindi dapat? Kasi napakaganda ng real estate as a business opportunity. At marami pong nagtatanong, bakit daw ang Green Circle Realty nakafocus lang sa isang project at saka isang developer? Bakit consistently the number one sales network at tuloy-tuloy nakakabenta dahil sa pandemic? So ang sagot ko lang po, walang iba kundi yung tinatawag nating salespreneurship. Maraming real estate brokers na mayaman kasi ginagamit nila ng tama yung salespreneurship. Kaya lang merong brokers na broke kasi kulang sila ng salespreneurship. Kaya naman number one si Green Circle Realty hanggang ngayon. Dahil yun po ang ginamit naming konsepto sa kumpanya, yung tinatawag na salespreneurship. Keyword natin doon sa salespreneurship, dalawa lang yun. Salesmanship at saka entrepreneurship. So from tonight, yung mga first time po na makarinig na ano yung salespreneurship, sinisimplify natin. Parang gubang kasakasal, ikinakasal natin yung dalawang importanteng components ng business ngayon. Salesmanship at saka entrepreneurship. Kung ikaw ay salesman, dapat meron kang entrepreneurship. Kung ikaw naman ay entrepreneur, dapat meron kang salesmanship. Kasi marami po tayong kakilala na mga salesman ang gagaling bumenta, ang lakas kumita, pero yun nga, broke. Meron tayong kakilalang ang simula ang ganda bilang entrepreneur, napakaganda ng produkto, ang ganda ng kapital, pero akala nila the product will sell itself. Hindi sila gumamit ng salesmanship. Salespreneurship is a business discipline that beautifully combines creative salesmanship and innovative entrepreneurship. At alam naman po natin siguro, yung dalawang word na yun na salesmanship at saka entrepreneurship, ang simpleng definition lang po sa next slide natin, salesmanship is our ability to influence people to buy our product. Ang pagbibenta, di ba, Doc Mary, hindi ito pamimili, hindi ito pag-hard sell. Dapat you are able to influence people to buy your product because they are convinced maganda yung produkto at makakatulong siya sa kanila. So when you are able to do that, you have what we call yung salesmanship. Entrepreneurship is our ability naman to ensure profitability and financial growth in every business activity we do. Hindi ka lang nagbebenta, hindi ka lang kumikita, napapalago mo yan, ibig sabihin, meron kang financial literacy. Huwag niyo pong isipin na ahente lang kayo. Isipin niyo, kayo'y ahente na merong pusong o utak negosyante. Kaya ang tawag ko po ngayon sa mga salespreneur sa Tagalog, Doc Mary, negosyante. Anong ibig sabihin ng negosyante? May puso tayong ahente, di ba? Ang ahente, mahilig magbenta, mahilig tumulong, mahilig magkwento. Yun yung puso natin eh. Pero huwag natin tatanggalin yung utak negosyante na bawat ano, hindi naman charity yung pagbebenta, di ba? Makakatulong na tayo, kumikita pa tayo, yayaman pa tayo kung alam natin i-manage yan na parang negosyo. Ito na yung nakita kong pinakamabilis at pinakamadaling stepping stone sa pagiging negosyante. Basta magsimula tayo sa mindset ng negosyante. Balang araw, magiging negosyante tayo katulad ni Doc Mary. Yan. So para po inspirasyon ko yan, Doc Mary, sa lahat ng ahenteng nakikinig ngayon. Hindi kayo ordinaryong ahente. Mula ngayon, inimbitan ko kayo with salespreneurship. Dapat pag tinanong kayo, anong trabaho nyo? I am a proud negosyente.
napakalaki po o napakahalaga ng role ng ahente sa negosyo, dahil pag walang ahente, paano na yung source ng product at saka yung market magkikita kung hindi sa mga ahente, lalo na ngayong pandemic. Kaya, with pride, ako ay negosyente. Ako ay salespreneur. Yan ang gusto ko una i-share, Doc Mary, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. So, napakaganda yung negosyente. Hindi negosyente, ha? Kasi may hindi tayo magsyete, yung chismis, no? Hindi negosyente. Negosyente. Yan. Pusong ahente, utak negosyante. Ayan. Wow. Walang puhunang malaki, walang talo, walang lugi, walang risk. Kasi walang masisira, walang mapapanis, walang hindi ka kailangan mag-stock ng produkto mo. At hindi ka kailangan mangutang ng malaking kapital or mag-invest ng malaki. Sipag, tiyaga, determinasyon, at of course, creativity. At mamaya pag-uusapan pa natin what makes a successful salespreneur, especially during this pandemic. Exactly. So, kailangan the mindsetting itself, no, and how you would like to present yourself is something really very important. Kasi alam mo, Billy, when you say ahente lang ako, parang you yourself is belittling your, di ba? Parang binibelittle mo yun sarili mo. So, I think the right way is really to be proud of what is your profession and to learn a lot of mga skills so that you can develop, you can be competent and confident in your practice. Tama, Billy? Tama yun, Doc. Kasi sabi nga nila, may kasabihan, pride, di ba? Pride is a very important factor for success. Sabi niya, when you are not proud of what you're doing, para bang gusto kong pakiusap, just don't do it. It's a waste of time. Kasi hindi ka asenso kung wala kang pride sa ginagawa mo. So dapat kung ahente kang gustong umasenso na in the future maging successful negosyante kang tunay, sa pag-aahente pa lang dapat proud ka na. Pero para maging proud ka, kaya ako po ginawa at isinusulong itong salespreneurship, because number one, I want to put prestige at gusto kong pataasin yung self-confidence at saka yung self-concept ng mga ahente, na mawala na yung ahente lang ako. Dapat with pride, ako ay negosyente. And of course, through salespreneurship, dahil may pride tayo, I would like to bring the sales profession, especially the real estate selling profession, into the next level at par with other professions. Ayan, Doc Mary. Dapat, Doc Mary, ang mga real estate brokers natin, total PRC licensed professionals naman tayo ngayon. Dapat pag sinabing real estate broker, di ba ka-level ng doktor, ng engineero, engineer, ng mga lawyers, di ba? Dapat with pride. Dahil tinuturing mo siya, hindi pagbebenta, tinuturo mo siya isang uri ng pagninegosyo. Tama ka kanina, Doc Mary. Alam niyo po, ang entrepreneurship is primarily a mindset. Hindi ibig sabihin kailangan magtayo ng building, magtayo ng office, dapat marami ka employee. Hindi eh. Entrepreneurship is our ability to ensure profitability in every business activity we do. Whatever the business activity, including selling, dapat meron siyang profitability at meron siyang financial growth. That's entrepreneurship. It's a mindset. In fact, sa mga employees nga natin, Doc Mary, di ba? Gusto kong turuan yung mga employees natin na hindi po sila empleyado lang. Dapat sila ay kumag-isip para silang co-owner ng kumpanya. They can sell their company to their target market, kahit pa nasa accounting yan, kahit na, di ba, utility yan. Pero pag magkwento about the company, ahenteng-ahente yung dating. At the same time, when they do their things, parang they co-owner sila ng kumpanya. Kaya very efficient, pumapasok ng maaga, matipid sa resources ng kumpanya, kasi entrepreneurship yon. Yung mga ahente, ganun din dapat ang training natin. At lahat aasenso yung ating mga negosyo, aasenso yung ating bansa, kaya po ganun ka-importante itong tinatalakay natin ngayon, which is salespreneurship. You are able to sell whatever you're promoting effectively, pero lahat tayo kumikita dahil ginagawa natin siya ng tama, just like the trait of a very successful negosyante. I'm so blessed and happy, no? We have this chance, no, Sir Billy, to really go out of our way, to really encourage all our viewers, no, to have a business mind, ano, attitude, no? Kasi sabi mo nga, kailangan pusong ahente. Pusong ahente, utak negosyante. Yun, kaya, okay. Kaya tayong lahat ay negosyente. Alright, so please share these three cornerstone of salespreneurship. Ayun,
Kasi sabi ng iba, di ba mahirap yan? Kasi parang ang salespreneur, napakadali po in fact yung iba ginagawa na natin. Pero bago yun, Doc Mary, no? Tabang-tama yung sinasabi mo, mindset napaka-importante because whatever yung merong mindset tayo, yun yung action natin. At kung ano action natin, yun ang result natin. Ang tawag ko doon, MAR formula. Mindset will lead you to action. Action will lead you to result. So, kung ang mindset natin, tayo entrepreneur, siyempre, ang action natin, aksyong pang-negosyante. So, ano magiging result natin? E di siyempre, negosyante results. Yun po yung gusto natin i-lead ngayon natin sa tatlong cornerstones. Or, siguro pwede natin sabihin, ito yung foundation. Paano maging salespreneur? Dinefine natin kanina, madali lang. Itong requirements, tandaan lang natin tatlo ito. Number one, you should have the ability to choose a product carefully because nagsisimula ang sales and marketing ba, Doc Mary, sa produktong hawak mo. Ano bang daing ng bayan ngayon? Last year, sa gitna ng pandemic, kaya nung una nag-alala kami, pero pagkatapos, naging normal yung pagbibenta dahil sinabi namin, pandemic, may bibili kaya ng bahay, may bibili kaya ng real estate. So, naisip namin kaagad, dapat aksyonan natin, di ba? May housing backlog, made for housing, pero during the pandemic, na-realize namin, now na may pandemic, tapos during that time, di ba, wala pang vaccination, lahat natataranta, lahat gusto ng safety and security. So, nagkaroon kami ng tagline sa Green Circle Realty, Doc Mary. So, naging tagline namin, now that to stay at home and work from home more than ever, this is the best time to own a home. During the height of the pandemic last year, they saw the sense of urgency to own a home dahil nga mag-stay at home tayo, mag-work from home tayo. May bahay ka ba? Maayos ba yung bahay mo? Baka nakitira ka ba? May control ka ba dyan? Pandemic ano ba yan? Friendly ba yan? So, yun ang sinasabi natin, dapat yung produkto mo, piliin mo mabuti kay house and lot yan, di ba? Ngayon, logistics, di ba? Kung ikaw ay nasa real estate brokerage, di ba? Ano yung mga bumibenta ngayon? Ano yung i-address mong sitwasyon pagdating sa real estate? May demand. Ang tanong, alam mo ba kung ano i-address mo? Anong behavior ng market na tatanggap ng produkto mo? So either you stick to your product, i-present mo yung merits niya, i-innovate mo yung product mo kung sa team mo kailangan mag-adjust dahil nagka-pandemic, or totally change your product. Pag merong produktong may value, madali na magsimula ng salespreneurship kasi kailangan mo na lang yung dalawa dyan sa baba. Ability to sell and market creativity. Ang challenge ngayon is paano natin sila ibebenta creatively in the present situation based on the behavior of the market. Yun naman ang challenge ng salesmanship. Marketing. So, dapat creative. So, sa akin ngayon sa pandemic, dapat masya very relevant at saka very creative yung marketing strategies dahil siyempre, di ba, iba yung panahon ngayon. Either ikaw ay naka-traditional selling o ikaw ay gamit ng technology, nasa iyo ngayon yon. Creative sales and marketing strategy, ang second foundation. For the digital world, they really have to 80% sa amin, last year, naging digital selling. So, dapat talaga mag-adjust tayo sa digital selling kasi hindi lumalabas yung tao. So, ang daming dapat gawin doon. Nag-digital selling in terms of leads generation at the same time, inimbento namin at inuso namin Doc Mary, di ba? Na dati akala ko hindi kami makakabenta. Paano yan, di ba? Kailangan ng tripping, lalo na pag house and lot packets, lalo na kami middle income market. Kailangan nilang busisiin yung kanilang bibilhin. So, kailangan namin i-launch yung tinatawag na virtual tripping. Yung virtual sales presentation na kumpleto, hindi lang yung bahay. Pati yung dadaanan, pati yung mismong community, papakita mo kasi hindi sila makapag-tripping. Pag hindi nila nakita, hindi sila bibili. So, you have to simulate yung face-to-face selling na very personalized. Lagay mo lahat yun into digital. That's part of creative sales and marketing strategy. Wow. So, yun yung pinasok namin doon. Ngayon, marami sa ating mga ahente, magaling sila pagdating sa pagpili ng produkto kasi ang dami naman talaga nating choices, ang dami naman talaga magandang projects, di ba? Ikaw na lang talagang mamimili ng tama. Pero yun nga, di ba napag-usapan natin kanina una, bakit kaya merong mga ahente ng lakas kumita
pero yun nga, bakit broke? Bakit ang lakas kumita, pero bakit wala man lang naipundar pagdating ng panahon? Kaya tuloy ang baba ng tingin ng iba sa pag-aahente kasi akala nila parang hindi ka talaga asen. So kasi mentita sila na ahente na hindi umaasen. So when in fact, ang pag-aahente, lalo na sa real estate, di ba Doc Mary, sky's the limit dapat yan? Kasi unlimited yung income na ino-offer dito. Bakit merong hindi yumayaman? Bakit hindi nagiging financially free? Dapat tingnan natin yung pangatlo, which is equally important. The third cornerstone is our ability to manage resources and our finances wisely. It's not sa laki o liit ng perang hawak mo ngayon, kung hindi sa husay at abilidad mo na manage yung pera na yan kahit gaano siya kaliit ngayon. Yes. Yun papasok ang tinatawag na financial literacy. E sa atin sa pag-aahente, ilan na yung ahenteng nakita natin dahil malakas kumita, ang lakas din gumastos. Yung iba naman, sobrang kuripot naman, di ba? Ayaw maglabas, e paano ka naman kikita kung hindi ka maglalabas? Kulang ka ng entrepreneurship. Ang entrepreneur, naglalabas ng pera para may pumasok na malaking pera. Dapat negosyante ang mindset. Dapat alam mong gamitin. Huwag kang bulagsak, huwag kang kuripot. Dapat financial literacy. Alam mo kung kailan lalaki yung ROI, kailan magkakaroon ng financial growth. Dapat yung ahente natin ngayon matuto na ng financial management. Yan. Okay, so let's please proceed with the next slide. So I hope we're learning some tips, no, on how to be a successful sales. By the way, Doc Mary, ha, baka may nanonood na hindi taga real estate. Applicable din to sa lahat ng larangan ng sales, kahit anong industry. Naka-tailor fit lang tayo sa real estate ngayon kasi this is a real estate show, no? But kung meron po hindi taga real estate, yung principle po ng salespreneurship is universal. Kahit anong industry ay pwede po nating gamitin. Kasi lahat naman ng industry, mayroong salesmanship at may entrepreneurship dapat doon. So kanina, nakinakeup natin sa last slide yung cornerstones, no? Dapat marunong kang pumili ng produkto na very responsive to the needs of the market. Tapos very creative ang sales and marketing strategy mo. Pero huwag mong kalimutan yung very efficient, effective financial management. Ang goal natin dito ay magkaroon ng financial growth at eventually financial freedom and financial independence para masabi natin we did our best not only as salespeople but as businessmen or salespreneurs. Ngayon ang tanong, paano natin makikita yung difference nung ordinaryong salesman sa salespreneur na gusto nating mangyari? Yung fonts na acronym na to galing kay past President William, in-rearrange niya para daw madaling tandaan. So, kaya gagamitin ko dito for the first time yung font. So, kailangan nating palitan yung fonts natin kung gusto nating maging successful as a salespreneur. Ano ibig sabihin nun? Letter F ay financially literate. Tinakeup na natin kanina yon. Dapat mapapalaki natin yung kinita natin sa tamang paghawak ng pera. Dapat yung kinita mong komisyon, kung maliit pa lang yan, merong mapupunta sa savings, may mapupunta sa family. Siyempre, may pang-time ka din, pang-blowout sa sarili, pang-reward. Pero huwag mong kalimutan yung pang-emergency at the same time, yung pagpaikot ng negosyo mo kasi negosyo ito. So, yun yung sinasabi ng financial literate. Anong opportunity-driven? Gusto ko pong sabihin, ang mga salespreneurs, opportunity-oriented. Kasi alam natin, Doc Mary, siguro meron ka nang na-encounter, no? Maraming ahente, masyadong quota-oriented ang tinitingnan nila yung quota. Pag malayo sa quota, ang sipag, di ba? Pag medyo malapit na sa quota, nag-slow down. Bakit? Kasi quota ang kanilang motivation. Anong motivation ng salespreneur? Kita. Basta merong opportunity na kumita, kaya malayo malapit sa quota, masipag siyang magtrabaho. Kaya ang salespreneur mas mayaman kaysa kay salesman. Yung tinatawag na OPS formula, baka may maisip na naman si Doc Mer, ano yung OPS formula? Lagi tayong makaspot ng opportunity para mapaghandaan natin. Kasi pag prepared tayo for any opportunity, we are candidate for success. Exactly. And Billy, alam mo tayo sa real estate, it's really full of opportunities, no? Alam mo, kausap mo, seller, maaring meron siya mga kamag-anak, meron siya papabenta, may papaupahan. So, a lot of things may turn into financial blessing because of the opportunities that can
crop up along the way, no? Maaring hindi ka kumita konti dito, pero mabigyan ka niya ng referral or whatever. So a lot of things, no, that probably can really, ano, it all depends kung paano mo siya i-explore. Yeah. Yeah. Every day is opportunity day. The moment, right, the moment you wake up, it's morning, di ba? You're so blessed, di ba? Sabi nga nila, every gising is a blessing. So, opportunities ay hindi po nawawala kahit kailan. Exactly. They are just passed on to the other person who is always prepared and ready to capture that opportunity. Nawala sa kanya, pero napasa dun sa nakahanda. Kaya pagising kinabukasan, magkaiba na sila ng estado sa buhay. When in fact, pareho silang dinaanan ng opportunity. Ganun po yung mga ating ano, yung ating mga salespreneur. Network builder, ito alam ni Doc Mary lalo na to. Network builder yung letter N. Dahil ang paniwala ko sa real estate selling, lalo na sa salespreneurship, to become very successful, if you're not networking, you are not working. And your net worth, kumbaga ang kayamanan mo, ay nakasalalay sa size and quality of your network. So walang crisis pag merong network. Kahit na nagbabakasyon ka, may tuloy-tuloy yung benta mo. Kahit magkasakit ka pa, kahit meron ka pang ibang other concerns, eh kung may network ka, tuloy-tuloy yung resulta ng benta mo. At you can always be the top notcher, you can always be hitting your targets. Letter T is thinks big, long term. Mag-isip ka na rin lang, lakihan mo na. Habang walang taas ang pangarap, taasan mo na yung pangarap mo. Yan lagi ko sinasabi sa mga ahente. Libre, why, libre. Sa ganda ng real estate, why earn less when you can earn more? Why go small time when you can go big time? Ang ganda ng opportunity ng real estate. Sabi nga ni Doc Mary kanina, mindset lang ito. And finally, huwag natin kalimutan yung letter S, service-oriented. Hindi pwedeng mawala yung service sa salespreneurship. In selling, to become successful, Doc Mary, di ba? Ang sinasabi ko, you have to stop selling. Ay, sir, paano yun? Di ba, ahente tayo, bakit stop selling? Ang ibig ko lang sabihin, you have to stop selling. You have to start serving and helping. Because when you serve and help your customers, that would create more sales in the future through repeat sales at saka referral sales. Ba't hindi ka mag-alaga ng yung mga dating customers, ganda mo yung servisyo mo, yung tipong wala silang masabi, satisfied na satisfied. Imagine yung referrals na ibibigay, hindi ka na magsisimula from zero for closing na yung mga yun. Wow, diba? Exactly. Dito sa real estate, you don't have to work hard, simply work smart or work right. And working right is giving service to our clients the best they deserve. Don't forget about service. So yan po yung fonts. Yan ang difference ng mga ordinaryong salesman na sabi ng ibang salesman. Eh ako naman kasi trabaho ko dito, punang ko, laway lang eh. Diba? So, nakakalungkot isipin yun, Doc Mary, pag meron tayong magsama doon. Ako, huwag ganyan, pinapababa niyo yung level ng mga ahente. Ito po ay trabaho ng marunong mag-isip, marunong mag-servisyo, at very creative. Actually, ito na share mo, no? Actually, it's really a wake-up call to everyone, especially mga nanonood, when you are at loss, you don't know how to start again. So, this is the best time to always start. Hindi naman kailangan every new year lang tayo nag-start. Eh. Whatever you learn from the show, from Sir Billy, from us, no? So, it's always another day to start with things right. As master salespreneur, how did you pivot your real estate business during this pandemic, ano, Sir Billy? Sinasabi ko po kanina ay strategy lang, no? Very creative tayo. Inayos ko yung produkto, yung packaging natin kanina. We stay at home, we work from home. So, own a home. So, pinackage namin yon. Then, we studied the behavior of the market para tama siya. Tapos, we use creative marketing strategy. Ginamitan natin ng digital technology. At the same time, yung sinabi ko kanina, yung network natin, pinaandar natin siya. So, yun ang nagpatakbo sa ating Green Circle Realty. And of course, yung dulo natin, think positive always. Ulitin ko, wala po sa sitwasyon. Nasa disposisyon ng ating ikaka-asenso. Huwag tayo mag-react negatively. Dapat mag-respond tayo positively for every negative situation. And you will be all right.
And of course, ito po yung tinatawag ko na 8 P's, no? Yung 8 P's of salespreneurship. You have to plan purposefully. May plano na may purpose. Anong goal mo? Dapat malinaw. You have to prepare prayerfully. Don't do it alone. You ask the help from the supreme being, no? Then, pag nakapag-pray na at nyo ka na, you have to proceed positively kahit pandemic. Wala nang uman yan. At lalong-lalo na, you have to pursue persistently with prayers, with the support of people, with your goals. Nothing can fail you with this 8 P's of successful salespreneurship. And finally, yung last slide ko, ay ito na yung tip ko ngayon. ECQ, di ba? Pero we can still rise and soar during this pandemic time. So, ayan, dapat po resilient tayo. Dapat innovative. Dapat self-driven. At dapat tayo ay very enthusiastic pa rin. Mawala ng lahat. Huwag lang yung enthusiasm, Doc Mary, di ba? Kahit nasa gitna ng crisis, yung enthusiasm nandun. And we can soar high during this pandemic. Basta tandaan niyo po yung soar, meaning tingnan niyo kung anong strengths na meron kayo na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Gamitin niyo yon. Itapat niyo sa mga opportunities that are available during crisis. O, opportunities. Then, go to action. Focus massive. Kahit na crisis, basta tulong-tulong, kapit-bisig tayo for action, definitely, you would produce the results that you want to happen even in the middle of pandemic. Basta ulitin ko po, wala sa sitwasyon, nasa disposisyon ng isang salespreneur ang ikatatagumpay natin sa negosyo na meron tayo, lalo na po sa larangan ng real estate selling. Yan ang sekreto natin ngayong ECQ. Kahit na may ECQ, yan ang panlaban natin. Sana may matandaan ng mga ating viewers yan. Thank you, Billy, for the wonderful discussion this evening, no? A lot of things that we have learned. Thank you for being with us, the president of Green Circle Realty, Mr. Gabriel Dominguez.